imposible na ano, na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see Trixie Cross, dating presekretary ng Administrasyong Marcos, ay nababahala sa posibleng charter change. At dahil pasado na nga itong RV87 na nakasalalay umano sa Senado kung paano nila ipapasa naman ang kanilang version na RV86. Samantala, posibleng isisingit umano sa pagbabago o sa pag-amend ng ating konstitusyon itong term extension. So, ibig sabihin, posible palang ma-extend pa ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency, tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, di ba? They were getting ready for elections. Nag-convene siya ng, ano, ng constitutional convention, and even yon na antala. So eventually, nagkaroon ng bagong saligang batas, nagkaroon siya ng additional powers, including the power to make laws, including the power later on to na judicial power, na mag-issue siya ng arrest, search, and seizure order. Naalala niyo yun? Yung aso, ang tawag namin noon. So pwede siyang, meron siyang judicial power, meron siyang power to make laws, tapos siya pa yung presidente. And then, of course, yung term niya was tuloy-tuloy habang existent daw yung threat. So yun yung national trauma natin na baka maulit yun. That's why ang daming nilagay na safeguard sa ating saligang batas. And the presumption dun sa ating saligang batas is merong pang panabla on the part of the legislature, at if later on necessary, meron din Korte Suprema na maaaring mag-review ng lahat ng ito. Unfortunately, there are of course ways around it pa rin. But those ways around it require an enormous amount of resources. Kaya nakikita, kaya na nakoconnect yung martial law dito sa term extensions. Kasi pag tinignan mo yung mga attempts to change the constitution, it requires a lot of resources. Tingnan nyo, nakaumpisa ng People's Initiative. Tapos, tahimik na tahimik. Pero ang bilis-bilis na may speech si House Speaker ng December 5 indicating that a People's Initiative is necessary para voting jointly. Tapos, wala pang dalawang linggo, nag-umpisa na yung signature campaign. And kung hindi nag-ingay, kung hindi nagkaroon ng Senate investigation, hindi mapupuntirya na mayroong kinalaman somehow ang ating Kongreso. But to move this many people, yung ang daming jurisdictions, ang daming barangay na involved, and you need something like 12% na affirmative signatures for that. To move that kind of people, the logistics required for that, the amount of resources, ang laki. So kung mauuwi ang tsa-tsa only to those three economic provisions, hindi siya worth it. Besides, how big is the advertising industry ba? How many people really want foreign education here or will be able to afford it? Eh yung sarili nating mga private schools, hirap na hirap. Ano yung market for that? So kung yun ang titignan natin, na ang puntirya ng charter change, it doesn't add up. Masyadong malaki yung binuhos nilang pera para baguhin ang saligang batas, para malimita dito. Besides, alam natin na kahit paano papasok at papasok yan, either through a constitutional convention or through a constituent assembly. Pagka na-convene na yung constituent assembly, at yun ang sinasabi nila, yun lang talaga ang kinonsider nila, kung may constituent assembly, nothing stops any congressman or senator from moving to add to these matters na babaguhin nila sa saligang batas. So if you put all of that together, imposible na ano, na walang term extension, imposible na walang charter change. And we already see and hear na yun na po ang pinag-uusapan kahit sa Kamara among themselves. Ayun na nga po mga kababayan po natin, at may pag-uusap na pala itong mga nasa House of Representatives, at imposible nga ayon kay Attorney Trixie Cross na hindi magkaroon ng term extension at charter change nga dito sa kanilang sinusulo ngayon na RB87. Kaya tayo siguro bilang ordinaryong Pilipino na hindi naman ganon kalawak ang kaalaman sa ating konstitusyon, sa ating batas, siguro kailangan natin mapagbatiag at lagi tayong makinig kagaya nito kay Attorney Trixie Cross
na may tunay na kaalaman hindi lang sa istorya itong nangyaring martial law kung saan na halos mahigit 20 years na pinamunuan ni Marcos Sr. ang ating bansa at maraming pang-aabuso umano na nangyari, which is hindi naman siguro mangyari yan sa ngayong administrasyong Marcos. Ngunit ang posibleng term extension, yan nga ang binabantayan nating mga ordinaryong Pilipino na kung ito ay mangyari, nagsalita na nga itong si dating Pangulong Digong na posibleng magkakaroon ng malaking problema para kay Pangulong Marcos kung ito ay kanilang isusulong. Medyo nagkagulo na ngayon, lalo na yung mga supporter naman ni Pastor Apollo Quiboloy, which is kita umano itong kanilang ginagawang panggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy, which is may connection umano kay dating Pangulong Digong at siyempre kay Vice President Sara. So mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin? Kung kayo po ba ang tatanungin, pabor po ba kayo sa term extension o pabor ba kayo na babaguhin ang konstitusyon natin? Lalo na, mukhang malaking gastos ito. Na sayang naman po na sana kung magagamit sana sa pag-upgrade ng ilang infrastructure po natin at ilang kagamitan, lalo na sa mga magsasaka, baka bababa pa ang pangunahing presyo ng ating bilihin. Kita nyo naman, panay travel, labas ng bansa ang ating Pangulo, pero nasaan ang outcome? Naku po, lalong tumataas pa ang presyo ng pangunahing bilihin. Wala nang bumababa at wala man lang announcement o wala man lang pronouncement ang ating Pangulo na kukontrolin niya ang presyo ng pangunahing bilihin. Wala, inakayaan nang tumataas at tumataas. Kaya ang Pilipino ay nagre-reklamo na. Maraming salamat.